Kinukonsulta mo ba ang Diyos sa panalangin bago ka gumawa ng mahalagang desisyon? Magandang buhay po, kapatid! At ngayon ni San Simon na tinatawag na Simon Pedro at ni St. Jude Thaddeus na mga apostol. Pasalamatan natin ang Diyos na mapagkalinga at mapagmahal. At sa tulong ng mga banal na ito ay hilingin natin sa Diyos ang mga biyayang ating tinatanggap araw-araw at sa bawat sandali ng buhay na Kanyang ibinigay. Kapong muli ito, kapatid, at halina at buksan na natin ang ating puso at isip at ating papasukin ang mga salita ng buhay sa ating magandang balita sa araw na ito. Pagnilaya natin ang tagpo ng pagpili ng 12 alagad ni Jesus sa magandang balita ngayon. Ang unang pagbasa ay ayon sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Sumakatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambayan, tulad ng isang gusali. Kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panalukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo naman po ay magmumula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 6, Talatang 12 at 16. Pili ang 12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, pili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalan ng niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago, anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nagdarasal ka rin ba muna bago gumawa ng isang mahalagang desisyon sa buhay? Sinasangguni mo ba sa Diyos ang iyong mga plano? Kapatid, sa ating mabuting balita ngayon ay sinasabing buong magdamag na nanala Jesus sa bundok. At kinaumagahan, pumili siya ng 12 alagad na tinawag niyang mga apostol. Sa Biblia, ang bundok ang siyang ginamit ng ating Panginoon sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang Ama sa pagdarasal. Tulad ni Moises, sa bundok ng Sinai din niya kinakausap ang Diyos Ama na nagbigay sa kanya ng 10 utos. Kaya, naniniwala ako sa magdamag na inilagi ng Panginoon sa bundok ay kausap niya ang Diyos Ama. Humihingi siya ng gabay sa pagpili niya sa kanyang mga magiging katuwang sa misyon. Kasama sa kanyang mga pinili na maging apostol si San Simon na mapagmalasakit, at si Judas na pinsan ng ating Panginoon na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayon. Hindi man perpekto ang mga napili ni Jesus, tiyak naman na may naiambag silang lahat sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Katuparan ng misyon ni Jesus dito sa lupa. Kapatid, maraming beses din na dinaan ko sa dasal ang pagpili at paggawa ko ng mahalagang desisyon sa buhay. Sama dito ang desisyon kong makapag-asawa, magkaroon ng anak,
mag-aral kung ano ang kursong karapat-dapat para sa akin. At kasama na rin dito ang magpatawad sa mga taong nakasakit sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. At sa tuwing ako ay malulungkot at may mga sakit na pinagdaraanan, physical man ito o emosyonal. Minsan may mga pagkakataong mahirap na pagdedesisyon at lalong nagiging mahirap kapag kailangan kong timbangin ang mga bagay-bagay. Madali lang sana kung sarili ko lang ang aking iisipin, pero hindi po eh. Sa maraming beses, kailangan na isang alang-alang ang opinyon na damdamin ng isang tao. Sa tulong ng dasal at ng banal na espiritong gumagabay, nakakagawa rin ako ng mga desisyon na nakakapagdulot sa akin ng kapayapaan sa aking puso at isip at kalooban. Sino ba ang dalawang apostol na sa dinami-dami ng pwedeng pagpilian sa napakarami kasing mga disipulo ni Jesus na sumusunod sa kanya, ay pinili lamang niya ang 12 alagad? Ang una nga ay si San Simon, isang makabayan. Ano ba ang makabayan sa panahon natin ngayon? Pwede nating itulad ni San Simon na rebelde, pibista laban sa pamantayan o pamamahala ng pamahalaan. Malamang ay nitignan niya si Jesus, kaya siya sumunod bilang isang mesiyas o leader na nagapapalaya sa kanila sa pang-aapi at sa mga Romano na nananakop sa pamamagitan ng kanilang pag-aaklas. Medyo may pagkamarahas itong si San Simon sa gusto niyang gawin kung ano ang mga nasa isip niya. Si St. Jude naman, na kilala din bilang Tadeo, tinitignan natin sa Ebanghelyo ni San Juan. Siya yung nagtatanong kay Jesus matapos magsalita si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Nagtanong siya kay Jesus, "Panginoon, bakit sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan? Bakit hindi sa sanlibutan?" Tama naman at valid yung kanyang katanungan. Pero yet, tinawag niyang Panginoon si Jesus. Pero gusto niya siya ang masunod. Para bagang mas marunong pa siya sa ating Panginoong Jesus. Pinangungunahan niya si Jesus. Kung titignan natin kapatid, mayroon konting desperation dito sa dalawang alagad na ito. Gusto talaga nilang mag-shortcut. Si Simon gusto niyang mag-aklas pagbabago na gusto niya sa bayang Israel. Kaya dito naman si St. Jude. Pinangungunahan niya ang Panginoon, so makikita natin dito ang kanilang walang pagtitiwala. Medyo siguro meron pang konting pag-asa dahil nandoon si Jesus. Pero pwede ba kami ang masunod? Ito yung mga nasa isip nila at sila yung tipo na nakikita natin na kapag sinampal mo sa kanyang pisngi, ay di nila ibibigay ang kanang pisngi. Eh dahil itong mga ito ay siguradong hindi magpapaagrabyado. Itong dalawang ito nang si Jesus ay ipako sa krus, ang dalawang ito ay tumakbo at nawala din sila at iniwan nila ang kanilang Panginoon. Pero kung titignan natin itong dalawang ito kapag nagkaroon ng screening para sa mga alagad o bilang mga apostol, ay hindi talaga papasa ang dalawa na ito. Pero nakapakaganda ng sinabi ni Pablo tungkol sa mga apostol at silang dalawa ay kasama dito. Ang sabi ni Pablo, kabilang daw tayo lahat tayo sa Diyos at sa saligan ng mga apostol na nakaugnay tayo sa kanila. Tinayo tayo bilang sambahayan ng Diyos at nakaugnay tayo sa Kanya. Pinili sila ni Jesus para
magpahayag ng mabuting balita na kumakatawan sa kanya upang ang mensahe ay makarating din sa atin. Ang pagpili sa kanila ng ating Panginoon, mga kapatid, ay upang ipabatid sa atin na makasalanan ka man o banal, qualified o hindi, itinatakwil man ang lipunan, saan ka man ang galing, magiging kagababayan tayo ng mga hinirang ng Diyos. At kabilang ka rin sa kanyang sambahayan. At ito ang mabuting balita. Ayon sa tradisyon na kinikilala ng Liturgia Romano, ang dalawa ay nagsama upang ipahayag ang mabuting balita sa Persia. At silang pareho ay naging martir. Kung titignan natin sa kabila ng kanilang karakter at nakalipas na karanasan, sila ay naging tapat na alagad ni Jesus, maging sa gawa at hanggang kamatayan. Sila ang mga testigo na nagdadala ng ningas ng pag-asa sa iba, lalo na sa mga taong desperado at yung mga nawawala na ng pag-asa. Nagiging matatag tayo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig dahil itinayo nila tayo sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panuluka na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpakilala ka sa amin sa pamamagitan ng pagpapahayag at testigo ng mga apostol na sila San Simon at si San Jude. At sa pamamagitan ng kanilang panalangin, dulutan mo ang iyong simbahan sa patuloy na paglago at madagdagan pa ang mga nananalig. Iligtas mo po kami sa tukso ng kawalan ng pag-asa. Bigyan mo po kami ng buong tiwala sa iyo na darating ang pagkakataon kami ay iyong ililigtas. Ang lahat ng ito ay aming hiling kasama ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sana namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan, mahal na kapatid. Makiisa sa aming misyon at maging tagapaghatid din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag sa bidyong ito. At kung mayroong kayong mga prayer intention, panalangin ang pasasalamat po para sa mga kapatid na may mga malubhang karamdaman, maglagay lamang po kayo ng reaksyon sa ilalim ng bidyong ito at asahan po ninyo na amin po kayong ipagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito pong muli ako ang iyong kapatid at nag-iiwan ay sa inyo ng isang mga katagang ngayong panahon ng pandemya, pananalampalataya at pag-ibig at pag-asa sa Diyos ay lalong palakasin. Pagdarasal ng Santo Rosario ay ating paigtingin. At sa mundo na tila baga nababalot ng kadiliman, maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. Hanggang sa muli, magandang buhay po at salamat po sa inyong panonood.